So today's video guys, i-share ko sa inyo yung experience ko nung mag-HSG test ko. Itong HSG test guys, ang ibig sabihin po niya ay hysterosalpingography. Bali guys, ito yung test na to, dito malalaman kung yung fallopian tube ng babae ay barado o hindi. Yes, and x-ray po siya dito sa ating bandang cervix, uterus, and fallopian, and yung ovary. So, x-ray po siya. So, ang procedure na to guys ay tumatagal lang ng 5 minutes. Sobrang bilis lang po nito. At pag ginawa to sa atin, nakahiga po tayo and syempre nakabuka ka. Kasi syempre, bandang private part po natin yan. May ipapasok doon na catheter and meron silang may ipapasok sila doon na na dye. Opo, dye po siya. Iodine dye. Opo, para kung may ibubuga yun sa loob natin and kung magdedire-diretso siya hanggang sa may ovary, it means wala pong bara yung ating fallopian tube. Guys, hindi ko na may explain kung ano yung talagang tamang proseso kasi syempre hindi naman ako bihasa dito. So kung gusto niyo po ng talagang detalyado, mas magandang mag-search po kayo sa Google para po mas malinaw at saka talagang mas maintindihan niyo po. So itong video ko na to ay i-share ko lang sa inyo yung aking experience. At yun nga, itong HSG guys ay ano po to? HSG test, ito po yung test para malaman kung may bara or clear yung ating fallopian tube. So, disclaimer lang guys, yung aking mga sasabihin dito, kung ito yung experience ko, hindi naman ibig sabihin na ito din yung magiging experience nyo. So, iba-iba po tayo ng pakiramdam. Kaya, wag po kayong matatakot. Kakabahan, guys, sa mga sasabihin ko, okay? So, yun lang naman. Disclaimer lang. Siyempre, baka mamaya kasi biglang kabahan po talaga kayo ng bongga. So, ayan. Ito na po yung aking experience. Bali na, na-experience ko to noong August 12 pa. And medyo late na talaga ako nakapag-share. So, noong August 12, mayroon kaming schedule na pumunta sa OB. And that time guys, hindi ko talaga alam na HSG test na pala yung gagawin sa akin noon. As in wala akong idea, walang sinabi yung asawa ko. Syempre, mahirap 'di ba kasi Korean yung doctor and ako naman is hindi pa ako ganoon kagaling mag-Korean. Kaya wala talaga akong idea and hindi talaga siya sinabi sa akin ng asawa ko. So nung pumunta kami noon, wala pang 10:30 pumunta kami doon and siguro nagawa sa akin yung HSG test nung mga 11:30 na ganyan. Medyo hinuliak kami ng doktor kasi nga medyo hindi naman ganun katagalan pero kasi may mga preparation pang gagawin kasi tinutsukan din ako guys ng pain reliever. Opo. And bago yon, mayroong pinirmahan din, may parang papel siya and tinanong doon kung meron ba akong allergy or kung ano-ano pa. Oo, yung parang akala mo talagang dadaan ka sa parang dadaan ka sa isang operation din. Alam mo yung ganon? So, may mga tinatanong lang doon and may pirma ko. So, ayun, pagkatapos naman noon is pinababa kami sa third floor para nga tusukan ako ng pain reliever. Tapos nataka ako, sabi ko, bakit may pain reliever? Sabi ko, ganun, anong gagawin sa akin, bakit may pain reliever? So, hindi naman ako masyadong kinabahan kasi nga may pain reliever. And pag may pain reliever na, di ba, sabihin, hindi talaga masakit siya. So, ayun, nung natusukan na ako ng pain reliever, pumunta kami doon sa x-ray area kasi nga yung HSG na to is 'di ba x-ray na siya. So pumunta kami doon sa x-ray area and nagpalit ako. May palda doon. Bali yung pangtaas is hindi naman kailangan. Sa baba lang po talaga. So nagpalit ako and nakapalda. So ayan, nung after nag-aantay kami kasi syempre kakatusok lang ng 'di ba? Kakatusok lang ng pain reliever. So, kailangan mag-antay muna ng mga ilang minuto para yung pain reliever is tumalab. Hindi ko alam. Basta yung umepekto. Ayan. So, nag-antay muna kami ng mga ilang minuto. And yung nag-e-x-ray, hindi ko alam ang tawag sa kanya. Babae siya. So, yung nag-e-x-ray, may sinasabi siya sa asawa ko na kasi nagtanong ako, sabi ko, Yobo, bakit kailangan ng pain reliever? Masakit ba? Sabi ko sa asawa ko. Then,
tinanong ng asawa ko doon sa nurse kung bakit ano, I mean, doon sa mag-e-x-ray kung bakit may pain reliever, kung masakit ba. Tapos sabi nung ano, nung babae, prepare lang kasi may ibang babae na sobrang nasasaktan daw. So mas maganda daw na mayroong pain reliever para ano, para prepare lang sa katawan, 'di ba? Kasi baka hindi ko kayanin. So kailangan talaga nung pain reliever. So ako naman, okay. Medyo kinakabahan ako ng konti, pero sabi ng babae, "Huwag kang kabahan. Okay lang, ganyan siya." So, okay, doon pagkailang minuto, sabi niya sa akin, pumasok ka na sa loob. Kasi nag-aayos na sila, di ba? So, pumasok ako sa loob and mayroon doon na ano, parang ganito siya. Ganyan siya, guys, ganyan. Parang lamesa na pahaba. So, ayan. Then, medyo mataas siya. So, may apakan doon. Ayan, umapak ako doon and humiga na ako. Nangyari is, nag-x-ray na agad. Para, yung parang before, nag-x-ray na agad. And, nung may mga inayos pa siya na mga gagamitin, tapos nung mga ilang minuto, bumaba na yung ano, yung OB ko. OB ko at saka yung assistant nurse nung OB ko. So, ayun, doon na guys, nakabuka ka na ako ng ganyan. Tapos, sabi na nung doktor, nung time na yun guys, medyo kinakabahan na ako kasi nakaayos talaga yung doktor. Alam mo yung parang may mga sinuot din sila. Ano bang gagawin sa akin dito? Alam mo yun, yung wala kang idea sa magagawin sa'yo, nakikiramdam ka lang. So, ako nakaganyan lang talaga ako. And panay sabi sa akin yung nurse na kahit daw ano mangyari, ano daw, wag ko daw igagalaw yung aking mga ano, yung mga aking mga ituhod ko ba, yung ganyan, wag ko daw igagalaw, dapat nakaganyan lang siya. Alam mo yun, nakaganyan ha. So, ayan. So, nakikiramdam lang po talaga ako. Nakikiramdam lang ako, guys. And, ayun na. Naka-ready na yung ano, yung OB. So, sabi nung doctor sa akin, okay, mag-start na tayo. And, kinausap na din niya yung ano, yung mag, ano, kinausap na din niya yung tawag doon yung mag-e-x-ray. Then, at that time, guys, ayun, may pinasok na doon sa private part ko. Ano yun? Yung parang pambuka lang siya para, syempre, naka-stack lang siya na nakabuka. Tapos, pinasok na yung catheter at saka kung ano pang pinasok na hindi ko alam. Pero, ano lang naman siya, maliit na tubo lang naman siya. Then, ayun na, guys, pagkasabi ng doctor na shoot. Kasi, guys, itong pag sinabi na shoot, 'di ba? May dye na ipapasok doon sa loob sa cervix natin. Ganyan, may dye doon. So pag sinabi na shoot, yung ano, yung nag-e-x-ray, kailangan sabay sa x-ray at saka pagkasabi ng shoot. Kasi doon makikita kung yung pinasok na dye doon sa ating cervix, sa ating uterus ay maano, yung parang alam mo 'yun, yung parang kakalat siya sa ating fallopian tube, dire-diretso sa ating ovary. So kailangan sabay yung pagkuha ng x-ray at saka sabay yung pagkalat ng dye. So ayun guys, unang sabi ng shoot, ang sakit. As in, ang sakit guys. Talagang naano ako na pa talaga na paano, hindi naman ako as in ano, hindi naman ako as in sumigaw. Basta yung may lumabas lang na something na ganyan sa ano ko sa tatunog. Sa akin, mula sa akin. Tapos yung noo ko talaga, nakaganyan talaga siya, guys. Alam mo yung, ano talaga, kunot na kunot yung, ano ko, yung dito ko, kunot na kunot siya. Kasi, ang sakit talaga, guys. As in, ang sakit. Tapos sabi nung, ano, nung assistant nurse, ano daw, parang pinapakalma lang ba niya ako, guys. So, ayun. After nun, kasi, dalawang beses siya mag-shoot, guys. Sa left side, at saka sa right side. So, another na naman, pagkasabi, shoot. Tapos shoot na naman yung sa x-ray, di ba? Ang sakit! Lalong ang sakit, guys. Hindi mo may papaliwanag kung gaano kasakit yung naramdaman ko talaga that time. Sobrang sakit. Tapos, nung after naman nun, natapos na yon kasi 5 minutes lang talaga siya. And may mga ginawa lang doon, parang may nilagay ulit. Basta may something na nilagay sa loob para, ano, para hindi ma-infect. Oo, hindi ma-infect yung loob ko. So, may ginawa yung doktor. Tapos, ayun na, okay na yun. Bale, hindi ako pinababa agad. Nag-lay down muna ako ng mga 5 minutes din. And, guys, yung pakaramdam talaga na, alam mo yung puson mo na parang may ano ka, yung, di ba pag nagka-menstruation yung babae, masakit. And, parang times 10 yung sakit. Opo, kung meron kang, ano, kung pag nagka-menstruation kayo, tapos, masakit, times 10 po niyan pag nag-HSG test.
isipin nyo guys, may pain reliever pa yan. So, ayun yung nangaramdaman ko. Tapos, alam mo talaga, pakaramdam ko na namutla talaga ako. Tapos, after ng 5 minutes is bumaba na ako, pinababa na ako. Then, doon ko naramdaman guys, nung pagbaba ko, as in, doon ko naramdaman na nahihilo ako. Tapos, nung nakahiga pala ako, parang pakaramdam ko gusto kong umihig at saka gusto kong dumumi. Tapos, pero sabi sa akin ng nurse, nung mag-e-x-ray, wag muna akong tumayo. So, nangyari, yun nga, nag-lay down muna ako ng five minutes, tapos after nun, bumaba na ako, tapos nagpalit, and pumunta na kami ulit doon sa OB, doon para makausap ng asawa ko yung OB. So, ayun guys, habang naglalakad ako papunta doon sa, ng OB, sa room niya, as in, pakiramdam ko hindi ako aabot doon sa upuan, pakiramdam ko matutumba talaga ako, pero pinilit ko talaga guys, and pag-upo ko, nakaganito ako, ganyan talaga ako, tapos pinihimas ko yung bandang puson ko, talaga, grabe, as in, grabe talaga, pakiramdam ko, nag-ano din, yung alam mo yung paningin ko, nanlabo siya, pati yung ano ko yung tenga ko is, parang biglang, alam mo yung nakakabingi, ganun talaga nangyari. Tapos pagpasok doon sa tinawag ulit ako, kami ng asawa ko. Ayun nga, pinakita ng doktor na okay naman yung aking fallopian tube, walang bara. Tapos yun na, tapos na. Pinakita doon yung resulta ng x-ray. Tapos after noon, pinauwi na kami. And yun nga, bago kami umuwi, nagbayad yung asawa ko. Mayroon akong iinumin na yun. May ininom ako doon na pain reliever at saka yung para hindi ma-infect yung loob. Dalawang gamot yun. Sa loob ng 5 araw. Then bago kami bumaba guys, bali nagpahinga muna ako doon sa waiting area. Nakaganito lang ako guys. And hinihimas ko yung aking puson talaga. Grabe. As in, hindi ko talaga ma-imagine na ganun kasakit guys. Nagpasalamat din ako guys na hindi ko alam yung HSG test na to bago mangyari sa akin. Kasi kung alam ko, as in siguro kakabahan talaga ako ng sobra. Oo. So, sobrang nagpapasalamat ako na hindi sinabi ng asawa ko sa akin at as in wala akong idea. Kaya medyo nagulat man ako, at least nung time na na-experience ko na siya. Hindi yung parang, alam mo yon, siguro kung nalaman ko yun na mas maaga, baka hindi ako makatulog and baka talagang ninervyusin ako ng bonggang-bongga. So, ayun. Pero itong HSG naman, guys, yung after naman, siguro mga ilang minuto lang din is nawala naman na yung pagkahilo ko and yung medyo nabingi ganyan, nawala naman na yun. Nung bumaba kami para kumain ng lunch, wala na ako nararamdaman yung nahilo at saka yung pagkabingi, wala na. Pero yung sa may puson, talagang mararamdaman mo na parang may something, alam mo parang may menstruation ka. First day ng menstruation mo, ganun lang yung naramdaman ko. And yung mga sintomas nito guys, after ng HSG test is possible na magkaroon ka ng lagnat, tapos yun nga, severe pain and mild cramping, yun nga yung sa puson, tapos foul smelling vaginal discharge, ito naman is wala naman sa akin, hindi ko siya naramdaman. Fainting, yung mahihimatay ka. So, ako hindi naman ako nahihimatay. Muntik lang, guys. Muntik lang mahimatay. Tapos, yung bleed spotting sa loob ng 2 days. Ito, guys, na-experience ko to. So, kailangan talaga, pag nagkaroon ka, nag-ano ka ng HSG, kailangan magpa-panty liner ka. Kasi medyo may konting spotting po talaga na mararamdaman. So, ayun yung aking experience sa HSG test. As in, masakit siya guys. Masakit na masakit talaga siya. Isipin niyo pa, meron pa akong pain reliever noon. Hindi talaga ma-imagine. Pero, mabilis lang naman. Yung procedure is 5 minutes lang. And, mararamdaman mo yung sakit sa loob lang din naman ng mga 2 minutes. Nung isushoot yung dye. Yun kasi yung masakit. Pag ipinasok sa loob yung dye, yun yung masakit na yun. Then, after that, medyo yung mahihilo. Tapos, mahihilo ka, nadudumi ka, pakaramdam na gano'n na maiihi ka. Yun yung mga naramdaman ko. Pero siguro mga 10 minutes lang, ganyan, wala pang 10 minutes. Pagpahinga ka lang, mawawala na din agad yon. Pero yung cramping talaga, as in hanggang pag-uwi ng bahay, tapos siguro sa loob din ng mga 3 days, naramdaman ko yung parang may menstruation na na pagsakit ng puson ko. Yun yung naramdaman ko guys. As in, sabi ko buti na lang talaga, naka-survive na ako doon.
So, ayun lang guys, ito yung aking experience sa HSG ko, HSG test. And yung mga na-experience ko is pwede namang hindi nyo ma-experience guys kasi yun nga, iba-iba tayo. Pain tolerance natin is magkakaiba. So, pwede sa akin masakit, pwede din naman sa inyo ay hindi. So, ayan, good luck and huwag tayo masyadong kakabahan. Mabilis lang ang proseso and para magka-baby tayo, kailangan nating tiisin ang lahat ng sakit. So, ayun lang guys. Maraming salamat sa panonood ng aking video and sana huwag kayong magsasawang suportahan ako and sa mga kagaya ko na nag-TTC, trying to conceive. Ayan, good luck and I pray na sana bigyan din kayo ni Lord. Bigyan na kayo, bigyan na tayo ni Lord ng ating baby. So, ayan. Hanggang dito na lang guys and annyeong!